Ilang oras na lang, mag-out na ako sa pinapasukan ko convenience store. Panggabi ang schedule ko. Nagkataon pa na yung oras ng uwi ko. Alas 3 sa madaling araw. Sa mga ganang oras, wala nang gaanong customer. Ang nasa store na lang ng mga oras na yon, ako, pati yung partner ko si Danya. Alexa, hindi ka ba susunduin ang boyfriend mo? Di ba kapag mga ganitong oras naghihintay na yun sa'yo? Nandiyan na yun sa'yo? Tanong sa akin ni Danya. Napailing na lang ako. Hindi kami okay ngayon. Kaya mag-isa lang ako uuwi. Sagot ko sa kanya habang nagbibilang ng pera. Sigurado ka ba? Madilim kaya sa daan? Alam mo naman sa era na to, napakadilim. Pag-aalala ni Danya, yung kinakatiyon kasi ng convenience store na pinapasukan namin, nasa bukana siya ng isang kalye na medyo abandonado. Doon yung tinayo kasi pinagbabawal sa tapat ng bangketa. Kaya ko naman yung sarili ko. Sagot ko sa kanya. Makalipas pang ilang minuto, nagpaalam na rin ako kay Danya. Uwi na ako, Alexa. Ikaw na lang maghintay sa kapalitan ko. Bye. Sabi ko sa bilabas ng store. Sa mga ganong oras, wala nang gaanong dumadaan na sasakyan. Kung meron man, mga truck at bus na lang, na iba naman yung way. Nagsimula na ako maglakad papuntang terminal ng tricycle. Makalipas yung ilang minuto, napahinto ako. Naramdaman ko kasi na parang may sumusunod sa akin. John, ikaw ba yan? Huwag mo naman akong binibiro. Hindi nakakatawa. Sabi ko nang lumingon ako sa likuran. Inakala ko kasi na baka sinundo talaga ako ng boyfriend ko. Wala naman ako nakita. Kaya binilisan ko na lang yung paglalakad ko. Maya-maya, nakarating na ako ng terminal. Nang makauwi na ako ng bahay, tumawag sa akin yung boyfriend ko. Alexa naman, bakit mo ko iniwan sa daan kanina? Di ba sabi ko sa'yo hintayin mo ko? Iihi lang ka ako ko tapos umalis ka na. Sabi ni Jan sa kabilang linya. Medyo naiinis siya. Ha? Anong pinagsasabi mo? Tugon ko naman. Kunwari ka pa. Eh magkasama lang tayo kanina naglalakad. Iniwan... Nakadrugs ka ba? Mag-isa akong umuwi kanina. Kahit itanong mo pa kay Danya. Wala akong kasama. Anong pinagsasabi mo? Matulog ka na nga. Para kang sabog eh. Sandaling natahimik si Jan sa kabilang linya. Alexa, paano nangyari yun? Eh kasama talaga kita kanina. Medyo huminaw na ang boses niya. Natahimik na lang kami. Pero pareho naming alam na meron talagang kakaibang nangyari. Nag-aayos naman kami ni Jan. Ang gumugulo lang talaga sa isipan ko noon ay kung anong sinasabi ni Jan na nakasama niya. Base sa kanya, kamukhang-kamukha ko raw kasi. Oh, kararating mo lang? Tanong sa akin ni Danya nung gabing pumasok ako ulit. Oo, kararating ko lang. Bakit? Hindi maipinta ang mukha ni Danya ng oras na yun. Sure ka? Maaga kang pumasok kanina. Sabi mo pa nga baka maabutan ka ng ulan. Kanina ka pa kaya nandito? 1 hour before. Di ba nga nag-power nap ka pa sa storage kanina? Nagtatakang tanong ulit ni Danya. Hindi ko mapaliwalag na dahilan, nagtayuan yung mga balahibo ko. Pero pinilit ko na lang kumalma. Hay nako, yan, kanunod mo yun ang kung anong kalaswaan. Kaya yan, kung ano-ano na iniisip mo. Sabi ko na lang sa kanya. Hindi, kahit itanong mo pa sa guard. Sabi ulit ni Danya. Paglingon ko sa guard, tumango siya sa akin. Sumang-ayon siya sa sinasabi ni Danya. Iha, baka Piritay yun. Bulong naman sa akin ni Manong Guard. Hindi ko na lang pinansin. Ayoko kasi mag-isip na kung ano-ano. Nang mag-ina ko, sumilip ako sa storage room. Nakahinga ako na maluwag. Wala naman kasi ako nakitang kamukha ko doon. Makalipas pang ilang oras, unti-unti nang nawawala ng customer. Alauna na rin kasi noon. Kaming dalawa lang ulit ni Danya ang nasa loob habang yung gwardiya namin nasa labas lang.
Danya, wait lang ah. Idlipang ako. Kapag may customer, tawagin mo ako. Pumayag naman si Danya. Kaya pumunta agad ako ng storage room. Sa storage room, may lamesa doon na pwede kong higaan. Nang humiga na ako at pumikit, naramdaman ko na lang na mayroong taong nasa gilid ko. Pagdilat ko naman ako, nakikita ko ang isang babae na kamukhang kamukha ko. Nakakatakot siya. Nanalisik yung mga mata niya. Sino ka? Bakit kamukha kita? Hindi siya sumagot. Salip, bigla na lang niya akong sinakal. Sa sobrang higpit ng pagkakasakal niya, hindi ko na magawang makapagsalita o sumigaw. Namumutla na yung mga mata ko. Hindi na ako makahinga. Mabuti na lang, natukot ko agad yung kwintas kong rosaryo. Dinikit ko agad sa mukha niya yun, kaya niya ako nabitawan. Pagtapos nun, tumakbo siya palabas ng storage room. Sumunod naman ako. Kita ko sa mga mata ni Manonggat at Danya, nanlalaki yung mga mata nila. Ang sabi nila, kalalabas ko lang daw. Hala, Piritay nga! Si Manong Guard, natataranta na nun. Hinabol lang guard sa labas yung kamukha ko. Pero laking pagtataka niya, nagbigla na lang daw naglaho. Ubo ako ng ubo nun. Ang sakit ng lalamunan ko. Si Danya, hindi makapagsalita. Takot na takot. Sakto naman dumating na si Jan ng mga oras na yun. Alexa! Sigaw ni Jan nang alalayan niya ako. Jan, yung kamukha ko, papatayin ako. Maubo-ubo kong sabi. Umalis na tayo rito. Inalalayan ako ni Jan. Hinila niya ako paalis ng convenience store na yun. Mula nun, nag-assign ako sa trabaho na yun. Sumunod naman sa akin si Danya, pati yung guard namin. Na-trauma din ata sila kagaya ko. Di kalaunan, nagsara na rin yung store na yun. Kahit kasi wala na ako, nagpapakita pa rin tayong gumagaya sa akin. Hindi ko alam kung bakit nangyari sa akin yun. Pero ang sabi sa amin ng guide na may alam sa ganun, pwedeng yung gumagaya daw sa akin ay isang uri daw ng demonyo. Gusto raw akong patayin. Dahil pag nagtagumpay daw siya, kukunin niya ang katawan ko. Dahil nga doon, hindi na ako pumasok sa mga convenience store. Nakakatakot. Pag tumatapa kasi ako sa mga convenience store, nararamdaman ko siya sa likod ko. Ang sabi din pala ni Manong Guard, ang tawag daw sa mga ganon ay Piritay. Pero mas kilala ang mga yon bilang Doppelganger.